Kapag dumating na tayo sa punto ng ating buhay na tila wala ng pag-asa at nasa bingit na tayo ng kamatayan, wala na tayong madalas kinakapitan kung hindi ang pagdarasal. Narito ang mga kwento ng dasal na humingi ng tulong at awa at nagpatotoo na mayroon ngang milagro sa Manaoag. Mahalagang tingnan natin ang mahal na Birhen, ina ng Manaoag, bilang ina ng awa. Mayaman sa kasaysayan at mga kwento ng milagro, ang Minor Basilica ng Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag sa Pangasinan. Taon-taon, dinarayo ito ng maraming Katoliko at deboto para magdasal at humiling sa mapaghimalang imahe ng Birhen ng Manaoag. Maraming grasya ang sinasabi ng mga tao na natanggap nila sa Mahal na Birheng Maria. Katulad na sinasabi mo ay grasya ng kagalingan. Mula ng itatagang simbahan noong 1605 ng mga paring Dominikano, hindi nagalaw ang imahe ng Birhen na higit 400 taon na ang tanda. Kinilala itong Pilgrim of the North dahil sa mga milagro ng Birhen ng Manaoag sa mga deboto. Si Priscilla Apresto, 71 taong gulang. 38 taon siyang nagtrabaho bilang teacher sa isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Hindi na nga siya nakapag-asawa. Mas pinili niyang manatili at suportahan ang kanyang mga magulang. Kaya nang magretiro siya noong 2009, laking tuwa ni Priscilla dahil sa wakas, mayroon na siyang quality time sa kanyang pamilya. Gusto ko kasama ko ang pamilya ko. Salamat sa Diyos, nandito na ako. Ako nag-alaga sa kanila. Pero mapagbiro ang tadhana. September 1, 2017, na-diagnose siya ng breast cancer. Positive cancer. Tapos, ang sabi na naman sa akin, kailangang tanggalin. Parang nauupos na kandila si Priscilla. Pakiramdam niya hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Pero isang gabi habang siya'y natutulog, may bumisita raw sa kanyang panaginip. Isang napakagandang babae na may suot na nakakasilaw na damit. Binabalot daw ng puting liwanag ang ulo ng babae. Alam niya, noong mga pagkakataong iyon, kung sino ang kanyang kaharap. Walang iba kung hindi ang Birhen ng Manaoag. Siguro gusto lang niyang sabihin, lakasan mo ang loob mo. Gagaling ka. From that time on, hindi ako nakaramdam ng nervyos. At nang masuri ng doktor ang kanyang kondisyon, matapos ang operasyon, laking gulat ni Priscilla, cancer-free na siya. Alam ni Priscilla na pinagmilagruhan siya ng Birhen ng Manaoag. Sobrang kaligayahan. Alam ko, nandyan parati ang Panginoon na nakasubaybay at si Mama Mary. Paano mo haharapin ang isang umaga kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na may taning na ang iyong buhay? Ganito ang mabigat na katotohanan ng kinailangang harapin ng isang dalaga mula dito sa Pangasinan, na pinagupo ng isang matinding karamdaman. Saan siya huhugot ng lakas? Kanino siya kakapit? Yan ang kwento ng pananampalataya ni Miljean. Isang malaking milagro din para sa ginang na si Rosalinda Manaay, ang pagtungtong sa edad na 32 anyos niyang anak na si Miljean. 8 taon pa lang si Miljean, na-diagnose siya na may congenital heart disease. Makailang beses na halos mag-agaw buhay daw ang dalaga, hanggang sa taningan na siya ng kanyang doktor dahil wala na raw solusyon ang kanyang lagay. Ang sabi ng doktor, yung palasakit niya 12 to 14 years. Nang mga panahong yun, wala nang mapaghugutan ng pag-asa si Aling Rosalinda.
Naging takbuhan niya ang simbahan ng Manaoag. Taimtim siyang nakipag-usap sa Birhen ng Manaoag, ina sa ina. Ibinulong niya na madugtungan pa sana ang buhay ng anak. Hindi ko matanggap pa ka mamatay na naman kaya hiningi ko kay Mama Mary. Sabi ko, ipakita niya sa akin kung mabubuhay pa o tumitingin naman sa akin. 18 taon mula ng taningan si Miljean, magkapiling pa rin ang mag-ina. Si Miljean tanggap na ang maselang kondisyon. Kasi yung heartbeat ko po, hindi po normal. Nag-over heartbeat, tapos yung sa tube po, ang in-explain po, nang natatandaan ko lang po talaga, yung sa tube, hindi normal yung development hanggang sa puso. Kaya nag-over po yung tubig. Nagsisilbing hangin ng buhay si Miljean ang aparatong ito. Pag may time lang po na ina-atake, pag naramdaman ko na po na hindi makahinga, ano po, yung mismong ako na yung nag-anonaxin. Sa kabila ng kalagayan ni Miljean, nakapagtapos pa rin siya ng kolehiyo sa kursong Computer Science at nakapagtrabaho pa. Pero dahil sa kanyang maselang kondisyon, huminto na rin si Miljean sa pagtatrabaho. Sa mga taon na dumagdag, mula nang taningan siya dahil sa sakit, wala na nga raw mahihiling pa si Miljean. Sa pananampalataya sa Birhen ng Manaoag siya, patuloy na kumakapit. Yung faith ko po kasi nung since 8 years old ko talaga, lagi ko talaga magdadasal. Tapos sa chapel hanggang sa ano po, dipotod po talaga sila kay Mama Mary. Ang mga milagrong sinasabing gawa ng Our Lady of Manaoag dito sa Pangasinan ay nakalimbag sa mga mural na matatagpuan sa loob ng simbahan. Mula noon hanggang ngayon, marami pa rin ang nagpapatotoo sa mga biyaya na bigay sa kanila ng mga nagdarasal sa mapaghimalang Birhen ng Manaoag. Tulad na lamang ng ina na ito na kinapitan ng malubhang sakit na cancer. Ang 56 anyos na ginang na si Marilu Mintar, kalbaryo din ang kumapit na karamdaman. 3 years ago po, may lumalabas po sa akin. Kasi yung sakit ko po, wala po akong mararamdamang sakit. Basta may lumalabas lang. Ipinagkibit balikat lamang raw ng ginang ang kondisyon dahil wala naman daw siyang nararamdamang sakit o kirot hanggang sa naisipan niyang kumonsulta sa isang espesyalista. Sabi daw po kasi cancer na daw eh. Kaya dapat daw tanggalin na lahat. Baka daw po kumalat. Si Marilu na-diagnose na may endometrial cancer stage 3B. Ang endometrial cancer ay isang uri ng cancer sa sinapupunan o uterus. At isa sa sintomas nito ay ang abnormal na paglabas ng dugo sa babae. Gumuho ang mundo ni Marilu. Magkahalong takot at lungkot ang kanyang naramdaman. Hindi niya kakayanin ang maulila ang dalawa niyang anak at asawa. Ninenervyos din, mamamatay na ako, sabi kong ganon. Pero nanatiling matatag si Marilu. Araw-araw nagdarasal sa Birhen ng Manaoag. Malapit sa gawaing simbahan ng pamilya Mintar. Nagsaserve po kami sa simbahan, nag-greeters kami every Sunday. Very active po kami po doon. Hanggang sa dumating ang unang milagro sa kanyang buhay, ang stage 3 cancer. Naging stage 1 na lang. Hindi ko mawarin, parang hindi ko talaga sobrang saya. Mas tumibay ang pananampalataya ni Marilu na gagabayan siya ng Birhen ng Manaoag sa kanyang operasyon. February 4, 11, inoperahan po ako. Tinanggal na lahat yung reproductive organs ko po, mga ovary ko, uterus, fallopian tube, lahat na po tinanggal. Maayos ang naging operasyon kay Marilu at ayon sa kanyang doktor, malaki ang tsansa na siya'y magiging cancer-free. Sa puso ko, talaga kliniklaim ko na po na magaling na po ako. Nag-uumapaw ang puso ni Marilu sa pasasalamat. Alam niya, hindi siya iniwan ng Birhen ng Manaoag sa kanyang laban.
Sina Priscilla, Miljean at Marilu. Tatlong mukha ng pag-asa. Magpapatunay na walang imposible sa Diyos basta't buo ang paniniwala, pananampalataya at lakas ng loob.